Matapos ang tatlong stages ng 2017 LBC Ronda Pilipinas, halos nakukolekta na ng Philippine Navy ang lahat ng titulo. Hawak ni Ronald Lumotos ang trono ng Stage 1 pati ang Sprint Leadership, habang si John Paul Morales naman ang nagsilbing hari ng Stages 2 at 3 at King of the Mountain. Sila rin ang Versa PH Overall Team Leadership Holder. Sa pagpasok ng Stage 4, ano pa ang hindi kayang kunin ng Philippine Navy? You're enjoying non-stop Ronda Pilipinas action with Francia Wine. For more than a decade, Francia Wine has been supporting Filipino riders. Francia Wine believes in the power and skills of Filipino cyclists. Francia Wine, taste good in any cup. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Mula po sa maaksyong Stage 3, lilipat po tayo ngayon kinabukasan sa isa na naman pong mapanubok na Stage number 4. Ito po ang 2017 LBC Ronda Pilipinas. Ako po si Snow Badwa. Ang ating pong red jersey si Rudy Roque, malaking hamon ang sumusubok sa kanya sa pagkatok ng ibang riders, lalo na itong si John Paul Morales. Magandang araw mga karonda, ito po si DJ Bobby Udulio. At subaybayan po natin ang aksyon ng Stage number 4, 2017 LBC Ronda Pilipinas. The 2017 LBC Ronda Pilipinas is brought to you by LBC. In partnership with the MVP Sports Foundation, Petron, Mitsubishi, Versa.ph, Partas, Maynila, Standard Insurance, CCN, Bike Extreme, and Lex, and Phil Cycling. Habang patuloy na lumalalim ang 2017 LBC Ronda Pilipinas, lalo namang tumitindi ang kapit ng Philippine Navy Standard. Pero may hakbang pa rin kayang gagawin ang 11 teams na magpipilit pigilan ang pananalasa ng Navy men? Sa pag-roll ng Stage 4, nakatuon ngayon ang atensyon ng lahat sa kakayahan ni King of the Mountain leader John Paul Morales. Lalo siya ang nanaig sa Stage 2 and 3 ng karera. Hindi rin maisasantabi ang planong hubarin kay Rudy Roque ang match-coveted red jersey na sumisimbolo ng overall leadership. Sa first 25 kilometers, halos kita mo na ang plano ng Philippine Army. Sumagitsit sa harapan si Lord Anthony Del Rosario kasama si Roel Quitoy. Pamaya-maya lamang, si Ronelon Quita naman ang nagpa-photo op sa breakaway kasama ang gwardyang si Philippine Navy Star Lloyd Lucien Reynante. Halos hindi naman magkahiwalay ang peloton. Lalo't kitang-kita ang depensa ng halos lahat ng team kay Red Jersey Rudy Roque. Sa harapan ay hindi makapwesto ang Philippine Navy dahil ayaw silang bigyan ng trangko ng mga top 5 teams. Kitang-kita po na mas mahigpit ngayon ang ginagawa pagbabantay sa red jersey si Rudy Roque ng Go for Gold at ng Army. Sa first King of the Mountain Summit, wala na sa tabi ni Ronelon Quita si Lloyd Reynante. Bagkos ay ang Mindanaoan rider na si Roel Quitoy na ang kanyang kapiling. Ang best climber so far na si Morales ay napag-iwanan ng mahigit 1 minuto ng bagong solo breakaway. Nasa 4th na yugto pa lamang po tayo ng ating karera. Pero ang problema, karamihan po sa ating mga young riders, damang-dama na ang hirap ng ruta na ating pinapagtas. Kayanin pa ho kaya nila? At ano ang gagawin ng mga top runners ng ating karera? Alamin sa pagbabalik ng 2017 LBC Ronda Pilipinas Full Recap. Sa LBC, lahat ng padala mahalaga. Dahil alam namin na ang bawat padala may lamang ligaya. Kaya sa LBC, panatag ka. Darating ang pag-ibig mo. Lagi ka sa ulo! Scratch it! Sa bawat scratch, maaaring manalo up to 1 million pesos.
Gusto mo ba ng motorsiklo sa abot-kayang halaga? Wiltech Motor Sales Corporation. Garantisadong bago at may diskwento. Wiltech Motor Sales Corporation. Dealer of quality motorcycles. Visit any of their more than 200 branches nationwide. Wiltech, your key to a new life. The 2017 LBC Ronda Pilipinas is brought to you by LBC. In partnership with the MVP Sports Foundation, Petron, Mitsubishi, Versa.ph, Partas, Maynila, Standard Insurance, CCN, Bike Extreme, and Lex, and Phil Cycling. You're enjoying non-stop Ronda Pilipinas action with Francia Wine. For more than a decade, Francia Wine has been supporting Filipino riders. Francia Wine believes in the power and skills of Filipino cyclists. Francia Wine, taste good in any cup. Sa pag-ikot ng karera sa bagak, parang nakainom naman ng gasolina si Morales at agad na binawasan ang 1 minute 45 second lead sa nangongolekta ng KOM points na si Ronilon Kita at fellow breakaway nito na si Ruel Quitoy. Mula sa 4th group, sumakitsit sa 3rd si Morales na halos kabuntot na lamang ng red jersey group. Nanatili sa harapan si Ronilon Kita at Ruel Quitoy hanggang sa 76 kilometer mark bago pumapel bilang 4th breakaway si Richard Nebres. Solong binalikat ng RC Cola NCR assistant skipper ang harapan gamit ang nakakahangang 40 kilometer average speed sa recovery phase ng Murong. At papalapit sa critical juncture. Dito na nagtrabaho ang apat na Navy men na kasama sa second group ng red jersey na si Roque. Kaya sa huling 25 kilometro, isang buong pulutong na ulit ang first at second group. Sa mga nagtatanong kung nasa na si Morales, heto siya ngayon. Mula sa 4th place, humagunot sa first group ang Marikina City Pride at kasama sina Joshua Bonifacio ng Go for Gold at galing sa solo breakaway na si Richard Nebres, binuo ng tatlo ang pinakabagong breakaway group. Dahil sa hindi makawala sa depensa ng mga kalaban, may bagong taktikang ginawa ang Philippine Navy. Imbes na tumakas, itinaas ng apat na Navy men sa 45 kilometers per hour ang speed ng chase group na kinabibilangan ng red jersey. Pero matapos malamang gahibla na lamang ng buhok ang layo ng humahabol na red jersey group ng kakampinyang si Rudy Roque, misto lang inialay na lamang ni Morales ang breakaway. At sa final 6 kilometers, nabuo ang 13-man lead pack. Nagpakiramdaman ang mga ito hanggang sa huling 1 kilometro ng karera. Huling 1 kilometro, wala pa rin pong paggalaw. Nasa 800 meters na lamang po. Nakikita na namin ang finish line. Nasa gitna po ngayon ang red jersey natin na si Rudy Roque. Umangat po ang kakampi na si Lloyd Reynante. Bumibigkas po ng pajak. Ito po si Lloyd Reynante. Inahabol siya ni Chris Oben. Chris Oben, number 11. Ayun po sa may kanan. Ito po si Lloyd Reynante. Binigyan ang daan ni Lloyd Reynante si Rudy Roque. Rudy Roque, humahato po kayo sa harap. Final 200 meters, Rudy Roque nasa harapan. Nakikipagkarera po siya ngayon. Kay rider number 17, that's Ronilon Kita. Ronilon Kita na agawan si Rudy Roque. Ronilon Kita humahataw, sumisipa. Chris Oben nasa may bandang kanan. Chris Oben dumudukot. Pilit po magpapakilala. Chris Oben sumisipa pa rin sa may kanan. Chris Oben, huwag siya po. Ang unang tumawid sa ating finish line. That's Chris Oben. What a tactic para po sa Philippine Army team natin. Samantala, umaasa naman si Hoven na magsisilbing spark plug ng Army ang kanyang tagumpay. Lalo't mahigit 18 segundo pa rin ang kanilang hinahabol sa Philippine Navy sa team classifications. Pag naunahan kasi ako, medyo mahirapan ako kaya inunahan ko na. Malayo pa po ang karera, taktika lang. Bukas ay lalakbay na patungong Lucena City ang Race Entourage para sa makapagal katawang 251 km Lucena to Pilic Camarines Stage 5.
Ang aksyon ng Ronda Pilipinas ay muli naming ibibigay sa inyo sa pamamagitan ng live stream coverage at full recap documentation sa tulong ng LBC, Versa Philippines, Wiltec Motor Sales Corporation, PCSO Scratch It, Go for Gold, Conquer Outdoor Equipment, Amazing Playground, BL Resort and Hotel Cabanatuan City, at Felix Enterprises Cabanatuan.